alam nila na nandito. Hindi ka umalis. Wala kang bubay. Gusto ko naman siguraduhin na mabuti na pakiramdam mo. Huwag ka na mag-alala eh. Hindi ko rin pagpipilit ang pansin ko sa'yo. Magkaibigan nga kami ni Len, Charo. Hindi siya nagbago sa pakikitungo sa akin. Siya pa rin ang sweet at thoughtful na Lenny na kilala ko. At kung kailan kami naging magkaibigan, ay saka ko lang yung totoong na-appreciate. Lagi ko makukuha yung mga ganting. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sana. Alam mo ikaw, dahil kailan hindi ko naramdaman na inusgahan mo ako dahil dito. Eh, ba't ko naman gagawin yun? Mabait ka. Caring. Sweet. Sa tingin mo ba, lahat ng yun, hindi ko papansin yan dahil sa sinasabi mong kapansanan mo, eh kung tutusin, hindi naman halata. Alam mo, may kaibigan akong bagay sa'yo. Napakilala kita. Hindi mo na kailangan gawin. Hindi. Gusto ko. Alam mo, sa dami ng nagawa ko kasalanan sa'yo, gusto ko nang tulungan na mahanap na yung babaeng para sa'yo. Nahanap ko na yung babaeng yun. Siya nga lang yung may ayaw siya. Mahal kita, Lenny. Mahal
gusto kong sabihin sa'yo na sinungaling ako. Dahil ayaw ko maging magkaibigan lang tayo. Kasi mahal na mahal lang ako. Matapos ang kasal, umuwi na kami sa bahay ni Lenny habang naghahanda kami papuntang Korea. Naging masaya ang pagsasama namin mag-asawa at pakiramdam ko noon, wala na akong mahihiling pa. Bye-bye mo sa akin. Patrayin ko ba yun? Siyempre! Mahal kita! Kailan ba nagbago yung feelings mo para sa akin? Biglang na lang isang araw, nagising ako, mahal na kita. Hindi na yung umamuata ako eh. Gusto nang sabihin ni Lenny kay Ipon, ang totoo? Naku, hindi pwede. Kapag sinabi niya, mawawala ang visa, tsaka baka masaya sila ni Lenny. Ano ko ba naman, Elisa? Naniniwala ka ba talaga dyan sa Kayuma? Hindi totoo ang Kayuma. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hinayaan kitang gawin yun eh. Kinayuma niya ako, Tay. Parang pakasalan ko si Lenny. Paano? Sabihin niyo sa akin. Nag-iinuman kayo, nilagay ko dun sa iniinom mo. Pero na, hindi naman tayo sigurado kung... Ganun kayo madesperado sa pera? Nagsin mo kasiguro sa kinabukasan ng pamilya natin. Na pag nakasal na ako kay Lenny, hindi mo problema sa pera. Ganun ba yun, Nay? Tay? Ganun kayo madesperado sa pera? Hindi mo para sa amin yun, Ipon eh. Para sa'yo. Nakita ko kung gaano ka mahal ka ni Lenny. Kung gaano siya pabuti para sa'yo. Kaya sinigurado kong maibigay sa'yo ang isang bagay na hindi ko naibigay sa'yo buong buhay mo. Anak, tama ang tatay mo. Hindi naman para sa amin ito eh. Para sa'yo. Ito sana sinabi niyo na lang. Sana'y natusan nila lang ako. Kasi alam niyo naman kaya mong gawin yan eh. Na pati ang karapatan ko sa pagpili na lang pakakasalan ko sa sakripisyo ko. Dahil lahat ng sakripisyo giliwa ko para sa pamilyang to. At ang sakit-sakit na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo yun, ganito ang igagandin yun.
Gusto ko tuloy ka.